Hola! I am live and I hope that you can join me cooking Hopia on today's episode. And also, I'd like to invite all of you to come join me and learn how to make Hopia. I have some Hopia ready that I have created earlier and I did not show how to make the dough. So this time, I'm going to show you how I made the dough of this Hopia. So I'm going to start. And to those who come, I may be able to share with you this Hopia. Since I am while waiting for the rest of the gang to come join us, what is your favorite Filipino bread? I love Hopia. That's why I'm making it again. And in case that you are interested, I'm going to have this Hopia recipe and hope that you can join me in today's broadcast. Let me just send an invite to my friends, and we will be starting shortly. Earlier, I saw my good friend and sister, Lori Blug Singh, and she is an amazing sister, always willing to help. So, I have all the ingredients next to me. If I can see them all in, I have a cheat sheet of my Hopia. I also have the filling ready because the Hopia that I have made earlier, I have extra filling, so I have to use them up and make a new batch. So for first dough, I am making the first dough of the Hopia is 1 cup. I use 1 cup all-purpose flour, which is right there. And I have 1/2 cup this is 1/2 cup of oil. This is for the first dough. 1/2 cup of oil, cooking oil. I use any cooking oil will do. And 1/2 cup water. Straight from the faucet will do. Oops, I should show you how easy it could be. And 1/2 teaspoon of salt. I ran out of salt. Oh, the salt is way too much. 1/2 teaspoon of salt. And only thing that you need to do now is mix them all together. This is the easy part. You don't even need the whole a baking mixer. You just put them all together. 1 cup all-purpose flour, 1/2 cup cooking oil, and 1/2 cup of water.
and 1/2 teaspoon of salt. I put this in here so it would be easy for the others to see. This is the dough. Earlier, I showed how to make a hopia. So I uploaded it in my live stream, how to make hopia. This is the dough. I learned this recipe from another YouTube channel. Ang title nung kanya, hopia lang eh. So maganda yung kanyang pagkakagawa. But you know, I actually realized na kailangan dagdagan ng parang kailangan ko pang dagdagan ng flour. Pero for now, hindi ko muna. Hayaan ko lang. I'm trying to mix them all together, and you can see even without a mixer, you can do the hopia. And this is the first dough. Because hopia is dough number one and dough number two. Ganito ang itsura niya. Pag na, aba, meron, finally, meron akong dumating. Thank you so much, sis. Lori Blog sings, our beautiful sister who can sing, and another great sister that you can go to her channel, and she'll always support you. So for now, I am going to put this in the refrigerator. It will be just for a few minutes until I make the second dough. In the second dough, I'm going to need a bigger plate so you can see well. It's hard to be short. In the second dough, hello, thank you so much for joining me. I finally have 1 million watching me. Ibaloy Agblog, thank you so much. Thank you so much, sister, for joining. Hello po, ate, kumusta? Padaan po, yes, please. And make sure, Ibaloy Agblog, you can meet Lori Blog Singh. She is from Baguio. I think both of you are from the same region. So the second dough number two, is one and a half cup. This is 1/2 cup and one more, one, and this one is 1/2 cup. So this is the second dough. Na ito naman yung matamis na portion ng hopia. So right there is 1 1/2 cup all-purpose flour, 1/2 cup sugar. So right now I'm going to get 1/2 cup of sugar. But if you don't want to sweet, pwede ding hindi masyadong 1/2 cup. Yan. Thank you so much, my good friend and my new friend, Ibaloy Agblog. I'm from Baguio din. Yes, you should meet Lori Blog Sings, because she is an amazing sister who always help. Ganito. So 1 1/2 cup all-purpose flour, 1/2 cup of sugar, and 1/2 cup lard. Ito yung ituturo ko sa inyo na hindi ako bumili ng lard. Kasi yung last time na nagluto ako ng chicharon from the taba ng pork skin, I use that as my lard for my hopia. And I found out it works
So why would I buy when the Lord is available for free? You just need to be resourceful. So I'm going to put the Lord, and that is, this is the second dough. And 1/4 cup of unsalted butter. This is the unsalted butter. Thank you so much for joining me. Mga milyon-milyon kayong viewers dyan. And 1/4 cup of butter. This one is pagsasama-samahin mo lang ito until this mixture is done. Iba ang magiging itsura ng mixture niya kesa sa una. Kasi mas marami siyang, my daughter wants me to use a professional mixing style. Sabi niya, for you to look like you're professional. Ito ang second dough. So as you see, I add 1 1/2 cup all-purpose flour, 1/2 cup sugar, 1/2 cup lard shortening, and 1/4 cup of unsalted butter. So, ibaloy, oh, vlog, if you are still there and you wanted to join us and be a part of my screen, come join me. I can drop the invite. And let's chat. So I can invite you or whoever is coming and wanted to join the conversation while I am cooking. Ito yung second one. Pwede mo rin gamitin ang kamay, pero para hindi masyadong madumihan ng kamay ko, at nang may mapindot ako kung mamaya, pwede din na hindi ko nakamayin. Kasi this one is ito yung pangalawang dough ng hopya. It is not an easy thing to do live cooking. Uy, salamat sa 1,000,000 nanonood sa akin. Sino yung bagong dumating? Ibaloy Ag Ok Vlog. If you are interested, come on up. Show me that you are available and I can let you come on the screen para makapag-usap tayo at nang maikwento mo ang iyong vlog. Because the purpose of this live stream is not just my cooking, but for me to know and meet my friends in YouTube. Sabi ko nga, when I have friends, it's not just friends. I want you to be a family. So, para magkatulungan tayo at magkakilala ng husto. Yan. Ito yung second na dough. Napansin mo, iba ang itsura niya kaysa doon sa una. Pwedeng kamayin to. Kaso nga, pag nagkamay na ako, mahirap humawak ng computer. So, ito yung second dough, and the first dough is still in the refrigerator. And you just mix it until you're ready to mix them together. Ayan. Ibaloy, I'm still here po. Oh, tika, sama ka dyan. Halika, you can come up para makarating ka sa at magkausap tayo. If you are watching,
you can join me. I can bring you in the screen para maituro mo rin sa akin kung ano ang channel mo at makilala nila yung ibang channel mo. Yung channel mo. Para mas maging close ang ating pagkita. Maraming salamat. I think I met you yesterday in the LS of, I can't remember. Marami kasi akong pinuntahan kahapon na LS. Pero natuwa naman ako. Dinalaw mo ako. So this is the second dough. And the next dough, since I put this, itong recipe na to, ito yung first dough and second dough. So this time, I'm just going to add the two of them together. This counter has been cleaned before I start. So I'm going to try to put some flour. Nakikita niyo ba? Yan. So this is my ito yung first dough. Natawa kasi sister, natawa ka na lang sa aking ano to eh, hindi ako professional cook. Mahilig lang matuto. Pag gustong kumain, tinatry kong malaman paano iluto. And that's how I learned how to cook. So, in this, I'm just going to spread it. Taga saan ka sa Baguio? Ibaloy Ag Vlog. Ako ay taga Bulacan, ang original province ko. The other day po, ate. Oh, yeah. I think so. Maraming salamat at nagkilala tayo. At least, nandito ka, nasamahan mo ako. At ito yung second. Aba, dalawa na. Meron na akong 2 milyon. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Ito yung, I'll just use my hand. Kasi, ito yung second do, ibubudbud mo lang siya. Binubud ko na lahat. Actually, meron pa akong second dough remnants ng una eh. This time, meron akong ready. Sana nandito kayo. I can have you try my cook. Hopia. So, you just mix this hopia dough number 1 and dough number 2. Originally, I refrigerate the dough longer, but this time because I'm doing a live stream, eh medyo matatagalan kung ilalagay ko sa refrigerator. So tingnan natin kung anong magiging kahihinatnan nito. So i-mold ko siya ng pagsasama-samahin siya. Alam mo, ang kagandahan dito, wala tong mali kasi. Kakainin din yan. Kaya, yan oo, kasi hinahanap ko kung paano gumawa ng non-oven hopia. Yes, actually, pwede mo nga din tong non-oven. Yung nakita ko sa YouTube, hindi na niya iniluto sa oven, iniluto niya sa kawali. Maybe, pwede natin gawin pagkaraan nito. Ilagay natin sa kawali. Pero para mas mabilis, yung iba ilalagay ko sa oven. So, yan. Ito yung
Ito yung aking hopia dough. Kitang-kitang hindi ako professional baker. Nurse po ako, but cooking is just if I like to eat something, I try to learn how to do it. And then, pag natutunan ko, pakiramdam ko, alam ko nang gawin. Ito yung pangatlong hope yung ginawa ko. Ayan. Ganito ang hopia. Ngayon, i-roll natin siya. Paganyan. Sana nandito kayo para matikman niyo yung aking unang hopia at nang may mag-judge. Kasi ang mga kasama ko rito, ako lang nakakaalam ng lasa eh. Ah, sa Quezon Hill po, pero I'm from Benguet. Pure igorot po. Ay nako, I think talagang magkaka-adikit kayo ni Lori Vlog. Taga Benguet siya. Hindi mukha siyang taga Benguet. I know na pag nagkita kayo ay tsak na matutuwa kayo sa isa't isa. Dapat kayong maging friends. And she's very, very nice. Yan. Oo, kasi. Yeah. Nabasa ko na yung sinabi mo. Halika, umakyat ka at nang meron akong kausap. So this time, this would be better off put it in the refrigerator for a while because it would, let me try. I will see. This is the prepared hopia dough. Tingnan ko kung aayos siya. Oh, pwede ah. Pwede pala. So itong pwede. So, ayan. Ito na yung hopia dough. And ang aking filling is, of course, my favorite, munggo. Munggo that I boil and then I kept them in the... mas maganda palang hindi na pala kailangang i-refrigerate. Ha! Natutunan ako ngayon. Ito yung... Kasi nire-refrigerate ko pa eh. So, this is the hopia. Medyo gandahan lang natin ng konti. Hindi na ako Hindi ako naghuhulma. So... Ilan ba yung akin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pieces. So, kailangan I have to cut this into at least 18. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aba, 10 pa. Ayan, sumobra pa. Ayos yan. Kasi na yung may sobra kaysa kulang. Ayan. I-roll na natin siya. So, walang mali. Natawa ka. Kasi, ang ginagawa ko, pag nagkamali, dinadagdagan ko ng either ng harina or
So, ano nga ito eh, merong paalala, hindi po ako professional baker. Mahilig lang po akong kumain. So, ang paggawa ko ay ganito. Tapos, pagkaraan niyan, I am going to egg wash it before cooking. So, yan. Napansin mo yung aking anong tawag? Knife. My knife is my is my saving grace. pang buhat, oh. Ayan. Kumusta na kayo dyan? Saan ka dito sa atin sa US? Ibaloy Ag Vlog. Ako is in Arizona. Nasaan ka? Si Lori Vlog is in Canada. Kala ko, kakanta ko kanina ng Hope Yang Di Mabili kasi wala akong kasama eh. Nabuti na lang. Sinamahan mo ako, Ibaloy Ag Vlog. Ngayon, hindi na kita makakalimutan lagi. Please, drop the link of your video para matulungan kitang panuorin ko yung mga video mo ng kung anong gusto mong panuorin natin para matulungan kita sa iyong WH. Salamat. At sino kaya yung dumating na pangatlo? Na pangatlong milyon. Ito yung aking ganito lang eh. Actually, pag matutunan mo na ang do ng hopya, mabilis na, madali na. Ang mahirap yung matutunan mo yung do. And this do that I shared is actually the easiest one. And as I said, hindi ka na nga kailangan bumili ng lard. Yung palang tabaan ng baboy, eh pwede ng lard. Tipid pa. Diba? Eh, sa atin nga, yan ay ginagawang ulam pag mga piyesta. At namiyesta ka, nagluto ka sa piyesta, ang uwi mo nung mga bata kami, para kami magkaroon ng ulam. Ang nanay ko tutulong sa mga piyestahan. Ang uwi niya ay taba ng, ano tawag doon, yung mantika na taba ng baboy. Masaya na kami doon kasi may ulam na magtatagal. Since may ulam ka na, meron ka pang mantika. How you make the monggo po, ate? Anong ingredients niya? Ay, naku, napakadali ng monggo. Ang monggo niya, ito yung green monggo. And I just boil it until it's soft. And then I added sugar. Depende sa'yo kung gaano karami ang gusto mong sugar. If you like talagang mas sweet, then dagdagan mo. Kung hindi naman madami, hindi ka mahilig sa sweet, then konti lang ang sugar. Yun ang napakadali nga eh. Parang ano lang, sayang hindi ko na ihayan. Oba, Pillbox John, halika, shout out sa'yo. Tulungan mo ako, Pillbox John, come and join us. And para ma-shout out yung iba, halika, umakyat ka. Sabi ni, hindi ko kasi mapipindot kasi I'm cooking and while I'm talking. But Pillbox, meet Ibaloy Ag Vlog. Pillbox, taga saan ka nga? Para malaman natin kung saan tayo nang galing. Kasi si Ibaloy Ag Vlog ay taga Benguet. Ako ay taga Bulacan. Ayan. Kaysa mag-LS ako, nabasahin ko lang ng basahin, di ba? Parang mas
mainam kasi yung mag-LS ka na may nakikita ka kesa mukhang mukha lang or may nangyayari. Kaya naisipan ko magluto habang nag-LS. Okay ba yung ganung idea? Thumbs up daw, sabi. Thank you so much. Oh, thank you. Pillbox dyan. Taga Bohol. Pillbox dyan. Come on. I invite you to come join me para meron akong kasama dito. At nang makapag ikaw ay gawin kong moderator. Pero, as of today, I'm residing here at Montalban, Rizal. Ah! Montalban! Oh my God! That's where my good friend, the Carlos family. Kung kilala mo si Dr. Bing Carlos, he is a doctor in Montalban, Rizal. My good friend and classmate yung kapatid niya, si Dr. Ramel Carlos, taga Montalban. Ayan, madali lang naman siya. Oh. Aba, meron ako 5 million na nanonood. Maraming salamat po. Ah, opo. Te, maganda yan. At the same time, may matututunan naman ang audience mo. Hehe, yes. Yun ang reason para na-live na ako. May rason para mag-live. Hindi ako marunong mag-game. Ang marunong lang ako ay magluto. O kaya ay i-promote ko yung inyong live stream. Halika, Pillbox dyan. Come and I invite you to come over. You see the live stream information. Accept that and I can have you come out in the screen para meron akong kasama at tutulungan mo rin akong magbasa doon sa habang nagluluto. Para pag nagtapos tayong magluto, pwede na tayong magkwentuhan ng mas mahaba. Kasi, by the way, I should have started my preheat my oven to 350. And once this is done, ang gagawin ko is you cook this at about 45 minutes para maganda ang pagkakatoast ng yung hopya. De, pwede na, di ba? Oh. So, mag-usap na kayo. Gamo Production! Hello! Haya! Hindi mo nakita ang umpisa. Kasi mahirap mag-intay ng may darating ba? Eh, finally, may dumating. Si Ibaloy Agblog ay tinulungan akong makasama. Panoorin mo na lang yung simula. Kasi that's how I started immediately telling how to create the dough. Kasi the most important part of making hopya is the dough itself. So, Ibaloy Ag watches me how I make it. Natawa nga siya. Sabihin kong walang mali eh. Taga Bohol. Ate Ria, yuhu, sabi ni Gamo Production, nako, di ko nakita si Ate Ria. Wow! Ito na, makita mo na ang aking nagmamantikang mukha. Parang lard ng baboy. Yung mantika ng baboy. Nagmamantika na rin yung mukha ko. Ganyan. Ganyan ang problema pag nagluto ka. Pag mamantika mukha mo. Kaya hindi ako masyadong nagluluto. Pero, pag ginaganahan akong mag-live, nagluluto ako. Kasi, pag nagluto ako sa Facebook, marami akong manunood.
sa YouTube. Hindi ako marami pang manood kasi kakunti pang subscriber ko. Kagigrade 5 nga lang eh. Kaya sana ay matulungan ninyo ako na humangat yung aking channel. By the way, Buhay Buhay sa Amerika is actually a radio show here in Arizona. And if you are in available to take a look at the original broadcast, it's actually broadcasted at Entre Mujeres Radio. It's a Spanish station here in Arizona. And my Facebook is Rhea Luz, if you can follow me or add me. And my IG, Instagram, na pang bata, hindi pang edad ko, is also Buhay Buhay sa Amerika. Kaya para magkasama-sama tayo at magkapaluhan. Aba ate, pwede muna kaming bigyan ng pajakit dyan. Oo nga, nilalamig. Oo nga, teka, lagyan kita ng jacket dyan. Bigyan ko lang ng, kailangan maghugas ako ng kamay. Bigyan ng jacket. Yan mga yan. Yan nga pala, kaya hindi kayo makaakyat. Ano? Teka, I am going to go. May 15 ate, pag kalimbang ng 12 o 1 a.m. I-add kita, ginagawa pa kasi video. Good. Nasaan na yung... why I can't add... I'm using... hindi ba kayo makaakyat? You can actually add... Ate, baka pwede kaming bigyan ng jacket dyan. Pillbox dyan. Wait lang ha. Hingi tayo ng jacket kay ate. Sandali. I-start. Punta ako sa aking YouTube para makita ko itong live stream. Kasi mahirap pa lang mag live stream ng ano ng nagluluto. Ano ba to? Ayan. Doon. Naku, naka-live din pala si Lori Vlog eh. Pillbox dyan. Come and join me. And gamo, ayan, para mas maging fun ang ating usapan. Nasaan na si Ibaloy Ag? Ak Vlog. Sige, halika, umakyat tayo. Akyat ka dito. Teka, sandali. Gamo, ayan, para mas maging fun ang ating usapan. Ayan, come on up. Na si Ibaloy Ag. Sige, halika, umakyat tayo. So if you are, I'm here po. Oh, good. So come and join me. At nang makapag-usap tayo ng mas matindi, mas maayos. Anong ka na? Mamaya ako ate. Gamo. At ate, nandito ako sa bukid. O sige. Nasaan ka na? Ibaloy Ag Vlog. So if you are and here po, oh good. So come and join me. Nang makapag-usap ka ng mas matindi, mas maayos. Ano ka na? Mamaya. Ayan. Na ate Yahoo, salamat much. Pinagpupuyatan ko ang hopya mo ate, gagayahin din kita. Sige, nasaan ka na? Nasaan na yung why I cannot get you in? Come and join me.
Nasaan na? Bakit hindi kita mapapasok? Ayan. Sandali. I have... Salamat. Much in a kukuya lang po ang hopya mo at gagawin din kita. Sige, nasaan ka na? Nasaan na yung why I cannot get? Nasaan? Ba't hindi ka makaakyat? Ibaloy vlog. Usually, may hello. Ang kabingwit, pwede na lang tayo maglapag. Yeah, please. You, even if, ano, pwede kayo maglapag. Basta mag, ano na lang kayo dyan. Magmahalang kayo. Kasi, yun naman ang reason bakit tayo nag-gaganito. Diba? Ang pagmamahalan ng bawat isa ay mahalaga. Sa ating kultura at sa ating mga ginagawang bagay. Walang, Ate Rhea, hindi na makita ang paggawa mo ng hopya. Ah! Okay, ayan. Hindi mo naman ako makikita. Dapat. Kagiging ganito ako na yun pala ako silya rin eh. Honey! Pa! Can you drop me, can you get me a chair? Are you still there? Chair. They cannot see me and I can't see them. Can you get me a chair so I will sit here like this? Ay, yay! Salamat, sis. Thank you, my love. Push it a little bit. Yan! Ako, yan. Nahirap nakatayo. Ngayon, nakaupo na ako. Nag-hoho. ito yung LS na ano. Oo nga. Haha, sabi ni Gamo Vlog. Ayay, Ate Rhea, hindi na makita ang paggawa mo ng hopya. Ayaw, nakikita mo na ang paggawa ko ng hopya. Nakikita mo pa yung aking mamantikang muka. Ayan, naglapag na ang ating sister. Sige, ilapag nyo lang ang inyong mga link. At nang kayo ay magmahalan dyan. Habang tayo nagchichismisa sa paggawa ng hopya. Nasaan na ang ating ibang kaibigan dyan? At sana eh, ano, ibaloy ang vlog. Ano ba ang ibig sabihin ng ibaloy? Para matutunan ko din ang some words in Baguio. I noticed maraming mga taga-Baguio ang mayroong ak na nasa pangalan nila. Anong ibig sabihin nun? Add mo na lang ako, ibaloy, para makasama ka sa parapol ko. Aba, may parapol pa si ating sister Gamo Production. Charm, congratulations. Meron ka pa palang ang pakulo. Ako wala akong mahilig. Hindi ako mahilig sa ano eh, sa parapol. Hindi ako mahilig. Hindi ako pwedeng game show host. Hindi ako mahilig. Marunong magparapol. Marunong na akong magdadaldal, magluto pagka gusto ko. Ito yung mas madaling mag-live kung nasa Facebook ako kaysa sa nasa YouTube. Oh, hello! Ang pagpapatuloy po. Yes! Tama ka, Jawo. By the way, everybody, meet Jawo, ang ating new brother na maaasahan at lagi niyong maaasahan niyang brother niya. Kaya kailangan dikitan niyo yan. Katatapos lang niyang makareach ng 1K. Kaya sariwang-sariwa pa ang kanyang ala-ala ng kanyang paghihirap. The road to 1K is not an easy road.
a lot of dikitan at lahat ng ano matututunan mong magmahal ng kapwa dahil sa road to 1K. And I think it until the end, ang pagmamahal sa kapwa ang pinakamahalaga. It's not about ano yung magiging pupuntahan ng ating mga channel. Kung hindi, it's all about, it's more on what we can learn from each other. Yun ang mahalaga. Kaya nga people are watching your videos kasi every video has a story. Every video ay pinaghirapan ng bawat isa, di ba? Kaya talagang it's worth to watch. Jawo, alika na. Tulungan mo ako. Makyat ka. Be my moderator. Kasi daldal ako ng daldal, nagluluto. Mahirap magdaldal at saka magluluto. Gamo Production, hindi pa po ako. Na-active sa'yo. Oh yeah. Mahalan muna kayo dyan. At nang lalong dumami ang kapayapaan sa mundo kapag nagmahalan ang mga tao. Diba? Oo. Ayun. Ang aking panghuli. Ito na lang yung gawin ko na lang na last. At gawin kong malaki. At nang magkaroon ng kapayapaan itong aking paghuhopya. Ayan, magtuloy-tuloy na lang tayo ng ating usapan pagkaraan ko ng matapos ko tong isang hopyang malaki. Hopyang di mabili. May Cleo Boys TV, hello! How are you? Ah, Jawo ka rin pala. Thank you, Jawo. Talagang ikaw, napakagaling mo. Kaya nga, kailangan mga kaibigan ay connect with Jawo. He is someone you can always count on. And Jawo is from Bohol. Parang si Pillbox, taga Bohol. Ayan. So, nandito na tayo sa portion where we're going to do egg wash. You need one egg. Of course, egg wash. That's why you need egg. Ang ating silidor, ang pagbit ng egg. Salamat po sa inyong mga kababayan at kaibigan na dumalaw sa akin. At nasaan ang aking pag-uwa? Lugas muna ako ng kapay, mga kababayan. Ito yung LS na masyadong maraming action. Dalawa na po dikit ko sa inyo, Ma'am Gamo Production. Good. At pag-graduating natin ng grade 1 si Sister Gamo Production. Kasi nasaan ka na ba, sis? Pang grade 1 ka na ba? Ilan na ba yung sayo? Ibaba mo nga at nang malaman at nang matulungan natin si Sister Gamo para makagraduate na siya sa grade niya, sa grade level niya. Kasi ako graduate ko lang gabi ng ng grade 5 . So sana ay pag-graduate din natin si Sister Gamo. Charm.
Ito. Salamat sa pagpunta mo, sis. Kahit nasa kabukiran ka, eh, tinulungan mo kong dumating sa aking LS na muntik ng langawi. Yung kopya ko. At least, kahit na kaunti lang kayo, makakadagdag din ito sa ating ano, sa ating oras, di ba? So, maraming salamat sa inyong pagtunta. Ate, hindi na ako namingwit. Talagang tinutukan ko lang ang hopya how to make. Oh, wow! Thank you so much, sis. O kaya, hindi man siya namingwit, dikitan nyo na lang si Ibaloy vlog kasi maganda siyang dikitan. Nakaging kaibigan ko siya kahapon or the other day. And ngayon, tinulungan niya ako. Talagang tinutukan niya itong aking niluto. Ah, siguro magandang gawin ko yun, ano? Is there, what do you think? In my live stream instead, magluluto ako. Next one, iluluto ko ay, anong tawag dito? Empanada. I have the best and easiest dough for empanada. Ibaloy Ag, watch that one kasi it's only 3 minutes and my empanada dough is very easy and it's very, very economical as well as anybody can learn that one. Tatlong ingredients lang kailangan doon. So, ito na. Ilalagay na natin ang ating hopya. Pwede na ba? Mukha na bang hopya? O, isang ngiti dyan. Kung meron lang maglilitrato, ano? Para na akong nakangiti. O, ayan. Thank you so much. 6 milyon na ang nanonood sa akin. So, ngayon, 350. Mga kababayan, 350 po ang temperature. And after 45 minutes, voila, hopya ka na. Yan ang pagluluto ng hopya. From beginning to the end. Ito yung end product ko ng hopya. Naku, sana Ibaloy Ag, pwede kitang bigyan ng hopya. Wala akong watch hours. Wala akong... Ang maibibigay ko lang sa iyo ay hopya. Hello, Artrag. Hello, hello. Thank you so much. And this is hopya. This is a Filipino best pastry that every Filipino crave for. Everywhere they go, it's just like pandesal. Hopya and pandesal are two most Filipino sought after bread. Simply yet masarap. Yes, thank you. That's true. Hindi naman kailangang maraming simpleng paraan lang. And that's what I like when I am looking for a recipe. Thank you so much, Art Rob, for joining me, and sorry, late reply. Dumating orders ko na mas supplies from Lowe's. Oh, sige, Gamo. Thank you so much. Gamo Production. I-heart-heart nyo na lang po si Gamo Production. Thank you, Art Rob. And first time for you to come join me in my LS. And I decide to do an LS that I can do cooking live para I can also teach you what I learned and I wish I can share this with you. Sayang nga lang, hindi niya matitikman. Malayo kayo eh. Si Ibaloy Ag is in Florida. How about si Jawo is in New Jersey? Artrab, where are you? Because Gamo is in Nevada. See, I am now learning my kapamilya. So, mag-share na lang tayo ng ating
hopya at sana naman ay maging mabili ang hopyang ito. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking live stream today. And I appreciate your coming and I appreciate all of you for joining me in this live stream. I hope that you can learn something from this broadcast. At samahan niyo po akong muli sa susunod kong pagluluto, pagla-live stream, at sa aking pang mga susunod na videos. And sana po ay huwag kayong magsawa na samahan ako. At ako rin ay ganun din ang gagawin ko. Magtulungan tayo at magmahalan kagaya ng kailangan sa mundo. Pagmamahal, pagbibigayan, at higit sa lahat, ang ating pagkakaisa para ang mundo ay kumanda. Para akong mapapakanta nito eh. Pero hindi na lang, hindi na lang makanta. Pakainin ko na lang sarili ng kopya. Ate, add mo rin si Alvin Silva, YouTuber din po yon from there po, from Arizona. Dito po ako sa Kuwait. Ah, nasa Kuwait ka, Ibaloy Agblag. Actually, Ibaloy Agblag, si Alvin Silva and I are from, he's also a good friend of mine. He's the one who actually pushed me to push on YouTube. So, bigyan mo ko ng thumbs up kung pwede ba akong maging YouTuber. Kung hindi, ititigil ko na. Yes, true. Thank you, Art Rob. Sabi ni Art Rob, binigyan niya ako ng heart. Ay, wala akong madinig. Wow. Ay, naku, sayang. Bakit wala kang madinig? Can you hear? I don't know kung anong problem, but yan ang aking maishishare sa inyo. At tayo'y magkwentuhan at magmahalan kagaya ng hindi pa tapos kasi nagsasalita pa ako, Gamo Production. Oh, nice ate. Okay lang yan, te. Go, go, go. Thank you. Sana, ayan, okay na. Haha, di ko na play. I hope that you enjoyed this LS and join me in more LS and live stream cooking of Realus here at Buhay Buhay sa Amerika. And I will support you, drop your link of your video, and I'll watch the video that you will drop. Maraming maraming salamat po. Maka isang oras man lang ako eh. Masaya na. Kasi nagsimula ako ng 5:12 eh. So, kung pwede nyo i-drop yung inyong link so we can help na mabasa at mapanood ang inyong video at nang tayo'y magmahalan, magbigayan, at higit sa lahat ay magkaisa ang buong Pilipino. Filipino community everywhere in the world, we are one. And all of us are from one source, one heart, one life. And so, magmahalan tayong lahat. Hindi lang Filipino, but all nationalities as well. Yan po ang buhay-buhay sa Amerika. At sana'y magkita-kita pa tayong muli. Thank you so much, Jawo. Thank you, Art Rob. Thank you, Gamo Production. Thank you, Ibaloy Agblag. Realus po. Yes, ang RHIA. Hindi E. Kasi sabi ko nga, I'm a nurse, so yung hindi ko na maulit. Hindi ko na sabihin, baka turn off kayo doon sa word eh. Kasi as a nurse, ang diarrhea is RHEA. Kaya ginawa ko siya RHIA. Kaya ang spelling hindi diarrhea kundi RIA. Realus po. Yes.
And at vlog, maraming salamat. Sabi ko nga, ibaloy ag. Lori Sings vlog. And maraming salamat po. Magkaisa tayong lahat at magmahalan dahil tayong lahat ay galing sa isang lahi kung sino ang nasa taas. Yun ang ating pinagmulan. Maraming salamat po. At sa susunod pang mga kabanata at ating iluluto dito sa buhay-buhay sa Amerika. Maraming salamat po. And God bless you all. Thank you! Kopya kayo dyan. Nagkaisa tayong lahat at magmahalan, sabi nga ni Jawo. So heart-heart po sa inyong lahat. At kung meron pang hindi nakaka-thumbs up dyan, please like and subscribe to my YouTube channel, Buhay Buhay sa Amerika. And maraming salamat po. God bless you. Hope yang di mag-delay. De, nabili na sana. God bless. Bye-bye. Thank you. Welcome po, sabi ni Gamo Production. Thank you so much. Ayan, umabot ako ng isang oras. Maraming salamat po. And God bless you. Bye-bye.